Sam Ashley. Subscribe po natin, Sam Ashley TV. What's up mga kalingap, supportahan niyo po Sam Ashley TV. Ayun mga kalingap, mga kasama, sa mapagpalang umaga po. Ito mga kalingap po, mausok. Mga kalingap po, andito si... Yeah. Ano lakay, nagkape ka na? Yes, magandang umaga po. Ayan, ako po, katatapos lang. Na nag-almusal. Opo. Ano almusal nyo? Siyempre, itlog. Itlog, eh si... Itlog lang, itika. Itika, eh. Susumbong ko kay ate, ha? Ah. Jose, anong ulam nyo? Ang ulam namin ay ano? Isda, siyempre, galing lang sa palingki. Kala ko, itik. Isda po, isda. Tingnan natin, baka nagsisinungaling mga to. Tingnan mo, bungkali mo po yun. Para makita ni ate kung anong inuulam nyo dito, ha? Yan. Yan, nababawasan na yung itik ni ate. Ay, grabe, oh. Santol, tapos isda. Ay, isa ba? Kanin, ay, kanin. Oh. Ay, ito yung masarap, oh. Ginataan, no? Ginataan yan, ginataan. Ayan. Bibistahin namin si Kuya Ruel. Para mga kalingap, bistahin po natin. Nandun si Erwin, oh. Binisita niya yung itik. Oh, ano yan? Sinong gumawa nito? Ayos to ah. Yan oh. Bintana. Bintanang kawayan ah. Ayos yan. Di lang pupasok yan. Basta-basta. Oo. Doon po tayo sa bandang likuran. Titignan natin mga kalingap yung ano, yung puso. Kasi pinapunta po ako ni Rab ng maaga dito. Sabi niya puntahan ko daw para tignan yung puso kung gumagana pa ba o hindi. Kasi kawawa naman sila, Kuya Ruel, kung dito pa sila mag-iigib sa labas. Baka hindi mag-iigib, baka kwan po, bibili ng tubig. Kaya titignan po natin. Kung na po mga kalingap, alas 7:30 ng umaga, inagahan po natin yung pagpunta dito. Tapos maghahanap din po tayo ng mga tao kung sino talaga yung kwan, yung pwedeng gumawa nung ano, yung puso. Para mapakinabangan po yung andoon. Kasi nakita ko matagal na po yun. Yung puso na andoon. Nung andito pa sila Kuya Brooks. Tapos si Caprom din nung tinututukan nila yun. Eh ngayon tayo din ang ano, titingin. Para mapagawa po natin. Ano, kamusta? Ano yung almusal mo? Ano yung almusal mo? Ayaw sumagot ng alaga nila Jose na kambing. Ang ganda po ng sikat ng araw, oh. Yan mga kasama, oh. Ang ingay ng mga itik talaga. Kahit umagang umaga, talagang madidinig mo yung ingay nila. Ah, wala dito yung kalabaw. Siguro andun na siguro. Andun sa kabila. Dito namin malimit nakikita yung kalabaw. Dito nila tinatali sa nyug na yan. Tara mga kalingap, doon na po tayo sa likod. Tapos titignan natin doon yung puso. Kasi sayang talaga. Pag hindi po natin yung napaayos, sayang. Sayang yung pera. Tapos si Kuya Ruel baka makakuan po siya, ma-stress pag hindi po yung nagawa. Alam po naman natin mga kalingap na puro babae yung anak ni Kuya Ruel. Meron silang isa palang lalaki kaso maliit si Jan. Hindi niya pa kayang ano, magbuhat ng mabibigat. Yung mga dalaga ni Kuya Ruel kawawa naman po kung sila yung magbubuhat lagi ng tubig galing dyan sa labasan. Kaya kailangan talaga yun na mapaayos bago mag-tag-ulan. Mapaayos na po yun para luminaw na. Tsaka pwede ng ano, pagkuhanan ng maiinom na tubig. Wala naman akong idea kung ilang tubo talaga yung pwede na ibaon para pwede ng inumin. Kasi sa amin talaga mga walo. Walong tubo pwede na siyang ano, inumin. Pero dito kina Kuya Bal, dito sa parting San Felipe, wala po tayong idea kung ilang tubo. Kaya pinapunta ako ni Rab dito. Tapos tatanungin ko na rin po si ano, si Kuya Ruel, kung meron siyang idea dito kung ilang tubo.
Tapos tanungin natin si Kerwil kung alam niya kung magkano po yung labor ng isang tubo, para sabihin natin kay Rob at kung po makapaglaan ng budget. Inuman ng tubig, gumagana na yun dyan, hindi pa. Ang bumbahan? Bumbahan, hindi pa. Nagagal po yung bagang gasket. Ah, hindi siya gumagana. Hindi na po. Pero malinaw na yun. Hindi pa po. Ayun lang. Tatanungin ko si Papa mo kung ano yung gagawin dyan, para mapaayos natin. Para pwede na kayo mag-igib, no, ng inumin. Saan kayo nag-igib ng inumin? Ako. Saan kayo nag-igib? Refilling. Doon sa labas? Wala man po ka. Alam po kung nag-run around. Oo. Kiyos yun lang. Ayun, no, dito na po tayo. Mamahal ko, nag-iigap na lang po sa pera. Ay, sige. Kaya titignan ko yung ano, yung puso dito. Kung ano yung dapat gawin dito. Tapos kukunin din natin yung ano, yung ating naiwan na kapote. Dito si Pasitum, oh, kumakahol-kahol. Pasitum! Pasitum! Yan po. Yan po yung alaga nila, Kuya Erwin na aso. Si Pasitum. Carwell, kamusta po? Yung kon pala, Kuya, yung bumba. Yung bumba. Pinapunta ako ni Rob dito para tignan. Ah, gasket lang. Gasket lang talaga problema nito. Sa tubig, no. Mga ilang tubo ito, Kuya Erwin, yung grepo na to. Ay, yung puso. Aray ko. Ito po yung ano, yung puso na pinagawa nila, kaso hindi pa gumagana. Ito po, oh. Ito po mga kalinyap yung puso. Ilang kwento ko, Erwin, ilang tubo? Ilang tubo po ito? Ah, isang tubo lang. Ah, ito. Ay, sige yun. Isang. Apat na tubo na ganito katataas. Yung mga kalingap, apat. Apat na tubo yung binaon nila dito. Ay, opo. Bali, ito. Pinagapang ito, Kuya Erwin, no? Pinagapang, no? Ito, mga kalingap, pinagapang dito. Asan yung pinaka kon nito? Pinaka, hindi ko makita kung saan yung pinaka kon nito. Kung saan nila ibinaon yung ano, yung tubo. Ay, dito. Dito, dito nila binaon. Ito po, oh. Dito nila binaon yung ano. Dito nila binaon yung tubo. Hindi naman to singaw, Kuya Rowel, hindi singaw. Gasket, ano? Sira na yung gasket. Hindi nalinaw, no? Ah. Ang gagawin natin dito siguro, baka ipalipat natin, Kuya Rowel, no? Ipalipat natin yung tubo. Saan kaya, Kuya Rowel? Saan pwede ilipat yung tubo? Sa tingin po ninyo, dito pwede? Saan? Ay, dyan, Kuya Erwin, no? Dito po, pigbutasan na po ito, kukunti ang tubig. Ah, tignan natin. Pigbutasan na ito, kukunti ang tubig. Ah, nagsubok na dyan dati. Mayroon po kung bubaloyin, eh. Tapos, bago lagyan ng ganyan. Ay, dito. Sinubukan na dito, kaso. Sinubukan na kukunti dito. Hanggang sa napisa-pisa na yung dulo ng TVC. Tubig. Oh, yun. Ano kaya magandang paraan dyan, Kuya Erwin? Magawa mo ng balon. Balon mo na bago ganyan. Eh. Mga magkano yung paggawa ng Kuya Erwin? Ay, iwan ko po. Tat, ano? Itong pagpatayo po nito ay parang tinirahan lang po tayo yan. Opo, magkano yung inabot po niyan? Abot po, 20,000 po yan. Ay, masyadong mahal, no? 20,000 tapos hindi napakinabangan, no? Dapat po balon na yan. Ay, nakabalon na. Pag balon, Kuya Erwin, mga magkano estimate nyo? Sa tingin nyo lang.
mga magkano pag magpapahukay po tayo? Adodoble po yan at huhugot pa naman yan. Pero kung magpapahukay tayo dito, mga ilang gano'ng kalalim yun? Ano, ganyan po, magalampas pa niyan. Ah, pag maghuhukay tayo, ganyan katas sa nyug, isang tubo din, no? Tapos sa maghuhukay, tao lang. Tao, maghuhukay. Tapos gano'ng kaluwang yun? Maiti lang po. Ah, maliit lang. Sa estimate nyo, kuya, mga magkano kayong babayaran natin? Ano mo na lang po sa ano, sa presyo ng ganyan. Subukan na lang po sa ano, kinasa dyan. Basta po balon na siya. Ah, balon na. Doon balon, na. Balon na siya. Tapos doon natin ilalagay yung tubo, no? Hindi na yung sisimintuhin. Basta balon lang siya. Kung medyo po matigas ang lupa. Hindi na. Hindi na ang asid ng dahan. Oh, pero pag malambot. Lalagyan po ng asid tayo ng hollow block yan. Ah, hollow blocks, no? Maraming hollow block po yan. Sige. Itatanong natin kay ano. Tatanong natin kung sino may nakakaalam ng ano, no, kung magkano. Kasi pinapunta po ako dito ni Rob. Pinapatingin ko ano yung magandang gawin po dyan sa ano. Kasi kung magbabaon na naman tayo ng tubo, baka panibagong gasos na naman, tapos hindi pa sigurado kung talagang magkakaroon ng tubig, no. Mas maganda, balon na lang, no. Balon muna po, balon bago lagay ganun. Ay, sige. Kanino kaya tayo pwedeng magtanong, kuya Rowell, dyan sa labasan? Kung may alam kayong tao kung, na po, ano, kung kayo po ay ano, kami po merong alam na din, ganyan din ang gamit nyo dati. Mm. Ay, merong kayong tao na ay, kakilala. Pero wala kayong alam kung magkano. Ay, wala po. Dahil sa nagrabe naman po ang hingin niyan ay pagbaon, baon pa lang. Ito po pagbaon. Hindi ganun kalaki, no? Ano, yung baka buti po yan. Nadodoble po ang alam. Doble. Doble ang gastos doon. Ah, kung gumastos tayo doon ng 20 mil, dito mga 40. Ay, hindi po. Mas kung doon 20, baka dito 10,000 lang. Makalampas din kundi. Ah, mga 12,000, mga ganun, no? Mga balon yan, ay balon. Ay, sige. Sabihin ko na lang kay Rob, no? Tapos, makuha na rin natin, maghanap tayo ng tao para ano? Yung pong nagpintor nito, taga-Kamambugan po yun. Ay, mayroon siyang ayun, mga kasamahan nun, ay nagagamit din ng mga drilling machine. Nagagamit din, nagbabalon din sila. Ay, sige. Taga-Kamambugan sa prok, sa may kay dating ano po baga. Ay, sige. Salamang ka. Sige, itanong ko kay Rowell, ah, para mapaumpisahan po natin yung paggawa ng balon. Pero pag may balon na, pwede nang inumin yon. Ano po, ipapump muna po yung tatlong ulit. Tapos na linisan, tapos walang ilalagay na mga bato, wala na. Kung meron pong mailagay, hindi na lagyan. Ay, oo. Tapos pwede na siyang inumin, no? Ay, sige. Yun na lang yung sabihin ko kay, ano, kay Rob, no? Yung po nagpinto dito. Ay, sige. Kakilala ko po yun sa Kamambugan. Ay, sige po. Para magkaroon kayo ng ano, inuman, no? Kaysa bibili pa sa labas o ano, masyadong malayo. Tapos bubuhatin ng mga anak nyo. Mabigat masyado. Ganun na lang, Kuya Rowell, no? Sabihin ko kay Rob, no? Ay, po. Sige, salamat, Kuya Rowell. Para magkaroon kayo ng ano. Dito na lang siguro natin magpagaw ng balon. Malapit sa bahay nyo, no? Ito, tigsubukan na po ito. Lugar na ito. Pwede magpagaw ng balon, no? Kunti daw ang tubig. Parang apat na po yan nasa ilalim. Apat na tubo. Ganyan rin po kalalim. Apat na ganyan, kukunti pa ang tubig. Kunti pa po ang tubig. Ay, ibig sabihin, paano? Malalim pa po yan. Ibig sabihin, malalim pag magpahukay tayo ng balon. Iyo po. Dahil po kayo. Ganyang kalalim, malalim na yun. Sa malapit ka ng ano. Na isang tubo, wala pang tubig, no? Ay, mala. Mga ilang, ibig sabihin, baka apat na ganyang kalalim. Iyo po. Ay, buti ka, kaya nilang hukayin yun kay Rowell. Kaya po, dahil po kay Ronron po sa labo, hindi pa na po nagpayag si Ronron na hindi hinukay bago labihan ng hinukay. Hinukay daw. Hinukay daw. Ay, sige. Tatanungin ko si Ronron, no? Para mas maganda. Kaso lang po, yung nagtrabaho noon, siya rin nagtrabaho yan sa Bumbal. Doon hukay. Apat na araw. Doon hukay. Dito naman hindi hinukay, binaon. Kuryente. Ay, sige. Mas maganda, iko na lang siguro yung hukayin, no? Parang hindi na po yung mabalik yun, ay. Dahil nakadali sila sa hiningi nila. Nahihiya na sila. Naano sila, ay. Parang naano po, baga na ano sila sa unang lagay nila ng loko.
Oh, tapos ang buhiyang utos-utusan. Ngayon nahiya silang, baka nahiya na silang. Isang tubo lang nilagay, halos pantakot. Yung tatlong tubo, dala-dala nila. Ah, isa lang ang nilagay nila dyan talaga. Yun lang. Sige, Querwell, no? Hindi na po yung mabalik. Ay, hindi na. Maghanap tayo ng iba na maghuhukay, no? Sige, Querwell, salamat. Sabihin ko kay Rob para magkaroon po kayo ng ano, ng balon na anong igiban. Ano po sa nagpintor, kilala po niyo. Sige po. Sige po, salamat. Ikon ko, Querwell, ah. Ipaabot ko kay Rob. Yun, mga kalingap. Nakausap natin si Querwell tungkol dun sa kanilang balon. Kailangan po natin yun na ano, mas maganda pa hukayan daw para sigurado. Tapos magkaroon sila ng ano, ng talagang igiban. Yun, mga kasama, bistahin din natin yung ano, yung tanim natin dito sa likuran. Yun kasi yung unang sinadya natin tungkol dun po sa balon na ipapagawa. Kasi ang andyan lang po kina Kuya Rowell, ano lang po mga kalingap, yung ano lang, yung meron diyang balon na maliit, kaso kung lang po yun. Doon lang sila nagkukuha ng ano, kanilang panghugas ng plato tsaka panglaba. Ang talagang kailangan na kailangan po nila dyan ay igiban ng may inom na tubig. Ito yung lugar natin, mga kalingap, kung saan po tayo nagtatanim. Galing po ako dito nung nakarang araw. Naglagay po tayo ng abono. Ito po yung nilagyan natin ng abono. Oh. Parang hindi ata umulan kagabi. Obserbahan po natin to mga isang linggo. Kung may pagbabago, kasi nakapaglagay na rin po tayo ng abono dito. Yan o, unti-unti na pong nalilinisan ito. Ito yung kangus. Ito mga kasama, mga kalingap po. Hindi muna tayo maglilinis dito ngayong ano, umaga, kasi may pupuntahan po tayo. Susubukan po natin na bumalik dito mamayang hapon para makapaglinis po tayo. Kasi yung kinuha kong area, oh, makalingap po. Oh. Yan. Maluwang din po ito. Tsaka nakapagtanim na rin po tayo ng kalabasa dyan. Oh. Yan mga kalingap, puna rin po tayo, pupunta na rin po tayo sa ibang lugar. Maghanap po tayo ng matutulungan. Yun mga kalingap, mga kasama, maraming salamat po talaga sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating channel, sa Masil TV. Maraming salamat po. Pakisuportan mga kalingap yung mga kasama ko din na vlogger, na membro ng kalingap. Pakisuportan po natin sila. Saka syempre mga kalingap, ang ating Kuya Bal Santos sa Matubang, suportahan po natin. Si Ated na Vlog sa Kalingap Rob. Yun, maraming salamat po talaga mga kalingap sa patuloy po ninyong pagsuporta sa aming lahat. Tsaka gusto kong pasalamatan yung mga silent viewers po natin, mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po talaga. Tsaka gusto ko rin pasalamatan yung mga mababait po natin na mga sponsors. Maraming salamat kay Ate Nancy Lim, kay Tita Inday PB from Chicago, Illinois, kay Tita from Toronto, Canada, kay Ate Josie from Chicago, kay Ate Monica from Japan, kay Ate Raquel Clemena, kay Mrs. Ingie Alberta ng Canada, kay Ma'am Rowena Biernes, kay Ma'am Kaya Sasia, kay Sister Ajeng. Ayun, maraming salamat. Shoutout po sa mga kababayan po natin na nasa abroad, mga OFW. Na mabuhay po tayong lahat. God bless.